At nakakalimutan, mahal namin siya. Hindi na muling mayayakap at mahahagka ni Clarissa ang kaisa-isa niyang anak, si Princess. Nagkatigdas at namatay nitong Miyerkules dahil sa komplikasyon ang 1 taon at 8 buwang biktima hindi na bakunahan noon kontra tigdas. Sa Tarlac City, nasawi rin ang 1 sanggol na 4 na buwang gulang. Ang kambal niyang may tigdas din nasa ospital. Halos puro mga sanggol din ang isinusugod sa San Lazaro Hospital. Mula January 1 hanggang kahapon, mayigit 1,600 na ang inadmit sa ospital dahil sa tigdas. Katumbas siya ng mahigit 40 kada araw. Sa kabila ng pagtugon sa pangailangan ng mga pasyente, marami ang di kinaya ang mga komplikasyon, kaya naman umabot na sa 60 ang nasawi. Kabilang ang 3 batang wala pang 5 taong gulang na pumanaw kagabi. Si high risk sila lahat ang walang bakuna, karamihan ng deaths, 24 to 48 hours. So that means dinala sa amin, grabe na po. So hindi na maihahabol kahit anong antibiotic. Ang maraming iba pa sa murang edad, patuloy na nakikipaglaban. At kahit nga ang mga hindi pa nailuluwal sa mundo, nalagay sa peligro. Kaya nangangamba ang 3 buwang buntis na si Lace na na-confine sa San Lazaro Hospital dahil din sa tigdas. Pag may tigdas nga daw po tapos buntis, lalo na po pag first trimester, possible po daw na magkaroon ng epekto dun sa baby po. Yun nga po. Kaya yun, nag-aalala po ako. Ayon kay Dr. De Guzman, delikado ang tigdas sa isang nagbubuntis. First trimester, pwede siyang makunan. Bukod sa bata at mga buntis, importante rin pati mga health personnel may bakuna. Pero sa San Lazaro, ilang nurse, wala rin palang measles vaccine. Hopefully, i-correct natin yan, ma'am. No? Kasi first line kaming nasa healthcare, so dapat may mga bakuna po sila. Kanina, nag-ikot sa San Lazaro si Health Secretary Francisco Duque III at muling iginiitang ang kahalagahan ng bakuna at ang booster nito. Kung hindi siya nagkaroon ng booster dose, ay pwedeng mangyari. Ibig sabihin, hindi sapat yung kanyang antibody protection against the virus. Yung mga namatay po, wala talaga. Palagay ko, baka wala talaga yung mga yon. Sa gitna ng measles outbreak, dumagsa sa health center sa Baseco ang mga magulang para pabakunahan na ang kanilang anak. Takot po kasi outbreak po ng tigdas. May tigdas! Habang ang mga health worker, nagbahay-bahay na sa Baseco. Nasaan dyan? Para turukan ng bakuna ang mga bata. May ilang magulang na nakumbinse, pero mayroon pa rin mga nagmamatigas laban sa bakuna sa tigdas. Oh, hindi po to yung tigbak siya. Hindi na ipabakuna yun. Anong dahilan? Anong dahilan nyo? Wala rin Kung magpabakuna, ganun pa rin. Kahit nang kausapin ng lola, hindi pa rin pinayagang mabakunahan ng bata. Dumadami na po pa. Sumadok, pero ayoko to. Basta ayoko. Ang ganyang takot sa bakuna, noon pa ibinabala ni Secretary Duque sa gitna ng Dengvaxia scare. Ngayong marami na ang nasa pool dahil sa pangamba, may nananawagang mag-resign na si PAU Chief Persida Rueda Acosta na umano'y nagpakalat ng disinformation campaign kaya nawala ng tiwala ang publiko sa vaccination program ng gobyerno. Pero una nang sinabi ni Acosta, hindi siya ang may kasalanan kung bakit nagkaroon ng outbreak ng tigdas. Ako si Ian Cruz, ang inyong saksi.